wala man ako magawa dito sa bahay na naman. So parang alam niyo na mangyayari, no? Mag-concert ulit tayo. Oy! I came here like a wrecking ball. So yun yung mga naiisip kong mga disadvantages ng travel nursing. Sige na nga, pag-usapan na natin ng advantages ng travel nursing. Natin dyan, ha? Wala man ako magawa dito sa bahay na naman. So parang alam niyo na mangyayari, no? Mag-concert ulit tayo. Oy, pero pasensya man kayo kung nag-ulan dyan sa Pilipinas. Kasi dito man sa North Carolina, dalawang araw man nag-ulan kasi nagkanta man tayo nagkanta. Halos mapaos na akong kaka-concert kasi pag wala ang housemates ganyan, pagkakataon yan para pwede tayo mag-ingay, no? Kasi pag lumipat tayo, pag nag-start ba yung travel assignment dun sa Wairika, baka hindi natin magawa ito. Kaya pagkakataon na ito para ma-release mo yung stress ba? Para ma-relax-relax ka sa buhay, no? Meron pa akong isang gustong nagawa ng cover, yung kay Miley Cyrus na Wrecking Ball. Ang chorus man niya ay ganito, I came here like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your bones. All you ever did was wreck me. You wreck me. Pwede. So medyo paus pa lang boses ko. Napansin ko kasi yun nga, nagasgas ka kakanta. Mabuboang ka kasi kung wala ka mang gawin sa bahay. Usapang seryoso man tayo, hindi man lagi nga komedya kasi baka yung iba talaga naghahanap mo ng content na may mapapulat bahay lang puro kalukuhan, no? So sa travel nursing, i-expect mo na talaga ibibigay man sa'yo yung pinakamabibigat na pasyente. Hindi man nakaka-stress ang assignment. Nakaka-stress man yung ugali ng mga ano, ng mga katrabaho mo kasi sa mga pasyente siyempre may nararamdaman man sila, so hindi man natin i-expect na lagi silang masaya or okay yung personality, pero ang mga kasama mo yun ang nakakapag-stress. Another disadvantage ng travel nursing ay yun, kunti man yung benefits mo. Hindi katulad ng mga full-time staff, marami silang petty os at saka ano pa ba? Mga ano, educational benefit at kung ano-ano pa. Tapos sa travel nurse, limitado lang yung benefits. Isa sa mga disadvantages ng travel nursing, hindi mo alam kung magbababa ba sila ng rate, kung ika-cancel ba nila ang assignment mo, or ma-assign ka sa facility na hindi ka naman nag-sign up. So kailangan ready tayo. So yun yung mga naiisip kong mga disadvantages ng travel nursing. Nag-iisip man ako kung mayroon pa akong hindi nasabi. Parang wala naman. Overall, mas gusto kong travel nursing. Sige na nga, pag-usapan na natin ng advantages ng travel nursing. Siyempre, unang-una na yung flexibility. Yan ang gustong-gusto natin kasi sa travel nursing, pwede ka magbakasyon ng dalawang buwan at ang dami mo pa rin trabaho makukuha kasi nagkalat mo ng travel agency. Ba't ibang step? Yun kasi dati nung full-time staff ako, hindi man ako makapagbakasyon ng mga dalawang buwan para makikipag-compete ka sa ibang staff na nagkasabay-sabay na mag-request. So kapag ikaw ay travel nurse, nasa sa imo, kung gusto mo dalawang linggo, tatlong linggo, isang buwan, dalawang buwan, pwede din kasi ang dami, hindi ka mawawalan ng trabaho. Tapos kung gusto mo lagi mo ng Christmas, edi itaon mo na ang tapos ng contract mo ay bago mag-Christmas. Ikapag sa full-time staff, usually magjo-jote ka either Christmas or either New Year. So hahatiin man nila. Pero okay lang naman kasi hindi naman talaga pwede sabay-sabay mag-bakasyon ng ganung mga okasyon kasi wala mang magjo-jote sa hospital. That's another advantage ay may tinatawag bang kaming stipends. So stipends, hindi siya kasama sa taxable wages or taxable gross. So may mga
assumptions lang na kailangan mong i-satisfy para hindi matax yung stipends mo. Yun ang kailangan nyong i-consult sa mga accountants. Another advantage ay yung kapag hindi mo nagustuhan ang place, at least 3 months ka lang mag-TTS, pwede ka nang hindi mag-renew ng contract, pwede ka rin naman nasa imo kung gusto ko mag-renew, mag-extend, pero pag hindi mo gusto ang place or kung may iba kang plano, hindi, saka ka na lang bumalik or maglipat ka na lang ng ibang travel assignment at hindi pa pakitingnan sa resume mo kasi travel assignment naman yun, so expected na 3 months lang. Hindi ka tulad nung mag full-time staff ka as parang ayaw mo na and then mag-resign ka ng 2 months, 3 months, parang pangit sa resume. So, mas maganda para sa akin, dahil pa eba-eba man tayo ng isip, travel nurse muna tayo. Isa pa o yung pag mayroon kang travel assignment, sagot man ng agency, may mga agency na nagre-reimburse man ng ticket mo. Two ways. So, nakapag-travel ka na, nakapag-trabaho ka pa. Isa pa, mahilig tayo sa chains, no? Gusto natin magpaiba-iba ng location at saka mamit ang maraming tao, ma-explore ang iba't ibang cultures at saka makita natin ang iba't ibang makita natin ang differences ng practice nila. Iba-iba sa pakiramdam na meron kang malawak man na understanding kung paano pinapractice ang nursing sa iba't ibang states, no? At makita man natin kung ano-anong gamit ang meron ng isang hospital sa ibang, compared sa ibang hospital. Yun nga, siguro nga sa personality ko, mas bagay muna mag-travel nursing because mahilig nga tayo sa paiba-iba na state of mind, so paibang-ibang places siguro din at saka paiba-ibang environment na nag-work naman sa akin kasi sa iba siguro hassle kasi nga pag familiar ka na sa isang place parang yun mas madali nga naman, depende man kasi kung paano natin tingnan yung hassle at saka yung stress, kung hassle ba sila or stress, kung para sa atin. Para sa akin kasi positive man ang tingin ko doon kasi pag umaalis ka sa comfort zone mo, nag-grow ka. Kaya yun, sabi din man ng iba, oy, medyo malayo ka man sa politika kung ikaw ay travel nurse kasi hindi ka staff ng hospital. I mean, empleyado ka ng travel agency pero hindi ng hospital. So kung anumang politika lang meron sila doon, labas ka na doon. Pero sinasabi rin naman ng iba na kapag travel nurse ka, yun nga, outcast ka daw. Pero hindi ko man naramdaman yun kasi depende man sa pakikisama mo sa mga kasamahan mo. Ako naman, hindi ko iniisip na hindi ako kasama doon sa team. Kasi kailangan mo talagang i-involve ang sarili mo na isang family lang kayo. Ganun dapat ang mentality para sa akin. Ha? Kasi kung ikaw mismo nag-outcast sa sarili mo, nagkakaroon man ng wall. Imbis na maging healthy para sa imo at saka para sa kanila, nagkakaroon ng hindrance. So, hindi maganda yon. So, para sa akin, mas maganda i-consider mo ang sarili mo na one of them. So, yun yung advantages and disadvantages of travel nursing based on my personal experience lang naman, ha. Pero sa next vlog natin, pag-usapan naman natin yung experience natin bilang clinical instructor. Hindi nyo man nakalain na clinical instructor man tayo. Uy, pero yan. See you there.